May isang lalaki, pero siya ipapakita at kanya itong mabuksan. Ito ay basahin niyo sa kamera upang ito ay matindihan. Ito ay subaybayan. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Ito ay pinakita ulit sa kamera at ito ay may tinuturo. Ano kaya ang itinuturo ng lalaking na ito? At nang makita ko, hindi ko talaga makita. Para makita natin ang tinuturo ng lalaki na ito, ito ay subaybayan hanggang sa dulo upang makita natin kung paano ang pag-install. Meron siyang pinapasok na konektor. Ito pala ang kanyang intro sa kanyang presentation. Tuturo ng lalaki na ito kung paano ang koneksyon. Kasi huwag kayong magbisa kulay. Ang kulay na nito ay black, yellow, at saka red. Pero ang nakalagay dun sa board ay hindi tunay pala, kasi pag black, alam na natin na negative yan. At red, alam na natin na positive yan. Pero dito, hindi pala. Kaya huwag kayong magbisa kulay para hindi kayo masiraan ng universal backlight driver. Tinuro ng lalaki ang VCC, adjust, at saka enable, at saka ground. Yung ground ay kulay red, yung VCC ay kulay black. Kaya huwag kayong magbis sa kulay, kasi pag magbis kayo sa kulay, lagi kayong may sira na driver at lagi kayong bibili. Puputulin ang wire ng lalaki para maisulda sa power supply. Ngayon naputol na ang wire at ito ay pinakita, at ito ay bubuksan ang power supply para masulda ito. Ayan, tinornilyo ng lalaki ang power supply, at nang matapos matornilyo, kanyang binaliktad ang power supply. Tinuro ng lalaki ang backlight driver, yan ang sira, at sa ang kanyang pinutol na ikonunik niya sa ground para mag-open at mag-install ng bagong backlight driver. Katapos niya ituro, kanya na isusulda ang koneksyon ng backlight driver. Ang VCC ay kulay black. Ikukunik niya ngayon sa voltage na papunta sa mainboard na 12 volts. Isusulda niya ngayon. Pagkatapos ito isulda, ang isunod niya dito ay kulay red. Ang kulay red ay ground ng nakalagay dito sa ating backlight driver. Lagi niyo tatandaan na baliktad ang connection na ito. Ang red ay sa ground, ang black ay sa 12. Kaya ito binaliktad ng produkto para laging masira. Lagi kayong bumili ng ganitong backlight driver. Pero okay naman to talaga, kasi matagal ito masira. Pagpindot mo nito, mag-o-open at saka tama yung kanyang adjust ng voltage. Pagkatapos ng red, yung kulay yellow naman ang isusunod na pag-i-connect sa pin 1 at saka pinto. Yung adjust, yung pin 1. Yung pinto ay enable. Ang unang i-connect niya dito, yung pin 1. Yan ay yung adjust. Ang pangalawang i-connect niya dito, yung pinto. Yan ang enable. Yung pin 1, 2 point something ang voltage. Yung pinto ay 3.2 volts. Yan yung enable na automatic. Pag on mo ay lalabas yung 3.2. Yung adjust ay ang lalabas ay 2 point something. Adjust nga eh, di ba? Tinulagan ng soldering iron yung pinto para mailagay yung enable. Pagkatapos niya dito maikunik, pinakita niya ulit ang backlight driver at kung saan yung connection ng positive at negative ng backlight ng TV. Yung kulay white sa positive, yung isang kulay automatic sa negative. Kaya kanya itong binalatan. At pagkatapos yan dito balatan, ikukunik niya ito ulit doon sa backlight driver kung saan ang positive at negative ng backlight na connection. Sinusulda na ng lalaki ang wire na kanyang binalatan ng connection ng backlight ng TV. At tapos niya itong isulda, isinunod niya naman ang backlight driver doon sa positive at saka negative na connection para madali ang pagsulda ng isang wire doon sa backlight driver. Katapos lagi ng soldering iron, isinunod niya isulda yung wire ng backlight ng TV na positive. Pagkatapos nito, yung negative naman ang sinunod niya isulda. Natapos niya na lahat ang trabaho ng mga connection. Ngayon, ibabaliktad niya na yung power supply para lagyan ulit ng mga tornilyo at itesting niya ito kung gagana ulit sa kanyang pag-on and off ng backlight. Ngayon, linagyan na niya ng mga tornilyo para maibalik sa dati at maitesting na yung power supply kung gumagana yung backlight driver. Sang madali ang shoutout kan JNB Tech Electronic TV at saka kay Jerry Arsenio, Fix and Review.
Bulawag TV at kay Lokban Electronics TV at kay Pubs TV Official at sa may-ari na nagpagawa ng TV na ito, si Millicent, ang kapatid ni Millicent na taga Cannabis Eastern Samar. Salamat sa inyong suportang lahat, kundi sa inyo, wala ako ngayon dito na nagtuturo sa mga tutorial na aking video. Subaybayan natin ito kung gumagana ang backlight driver na ating ininstall sa power supply. Ayan, naaninag na ng lalaki sa mga butas na umiilaw na yung backlight. Idalian niyang binuhat para makita yung harapan. Siniguro niya ito para may display na umiilaw na yung backlight talaga. Itinuturo ng lalaki kung saan banda nakalagay ang mga connection ng mga wire natin andyan sa gilid. Pag dito ka sa harapan nakaano, pero sa kabila sa likod ng backlight driver mayroon din ito nakalagay na BCC, adjust, enable at saka ground. Pinatay ng lalaki para makita talaga na gumagana yung on and off. Tinatakpan na ng lalaki ang unit para may balik na ito at may babad kung gumagana talaga ang kanyang kinabit na backlight driver. Pinasok ng lalaki ang IC code sa butas ng takip ng TV at ngayon pagkatapos niya ipasok, ito ay madali ang natakpan. Inayos niya ito ang pagkalagay ng TV para walang masira at hindi madisgrasya. Ngayon sinasak niya sa IC at tinahanap niya yung on ng TV kasi hindi siya gumamit ng remote, pero andun pala sa likod ng remote. Hindi niya ito nakita ng remote kasi natabunan ng TV, pero okay na daw ito, sabi ng isang lalaki. Ngayon lininisan niya yung screen. Ayan, ang ganda ng screen kasi lininisan niya, medyo malikabok. Yak yak, thank you sa inyong lahat at God bless.